Good day guys, gusto lang i-share itong mga eksena pag mga pauwi ng probinsya. Katulad nito, oh. Nag-vacation nga ni kami sa ano, sa probinsya, sa Marinduque. Ayan, naambit-bit. Anto na baga ito. Kini parang kapatid kong ari, kahit yun ibabalakid na nung bit-bit niya, sige pa rin mabigat. Huwag ko kung ano mga bit-bit. Ay di buti na lang at di kasama nga na namin na rin kapatid kong isang ari. Ay di hindi kami ang bakuot na paakyat. Kung kami ay walang kasama, di kami ang magabuhat niyan. Ay kabigat niyan. Oh my God. Saan ba? Sa third floor? So sabi ko nga ni sa aking mga kapatid, gusto ko dun sa ano, sa may bed. Gawa nang may nakapost doon na may bed itong ano, barko. Ay ayaw naman na rin dalawang ari at ang gusto ay din sa kulay pulang mesa at sa kulay pulang upuan. Tapos malapit din sa may bilihan ng pagkain. Sa bagay, nakakatuwa din nga ni naman din eh, habang nakaupo ka dyan, eh, nakain-kain ka, tapos napakalakas ng sounds, eh, parang feeling ko kami ay nasa diskuhan. Tapos, di dyan na lang kami nga ni pumesto, o, nakapusta niya ako kapatid. Dyan ka, yung makikita mo yung paligid habang naglalayag ka ng 3 hours, eh, napakakal ng dagat, tapos makikita mo yung bundok, di ba? Tapos, ito nga pala yung bed ng, ano, nung barko. Ang ganda kaya, ayun lang, ayaw mga experience na rin mga kapatid ko, mga bano. Kaya nagtiis kami ay dun sa ano, yun nagtiis, dun kami ay sa labas. Kasi naman, tingnan mo naman ang makikita mo, di ba? Ayun nga pala yung kapatid na sinakyan namin, Star Force. Man, gusto rin mo talaga niya ka na lang pumisa sa ganda ng makikita mo sa paligid mo habang naglalayag ka. Ang ganda ng, makikita mo yung langit, napaka, ano, nagsumisikat pala ng araw at ang dagat napaka-calm. Kaya, gugustuhin mo dyan na lang talaga pumesto kasi minsan ka nga lang umuwi ng probinsya tapos itutulog mo pa, diba? Pero syempre, minsan sa sobrang pagod, sa haba ba naman ng biyahe, makakatulog ka talaga. Pero ako, ang ginagawa ko, minsan paikot-ikot ako sa barko, tinitingnan ko kung ano yung pwede kong i-share katulad nito habang nag-aantay ng oras. Yung iba kasi nang sasakyan, niloload pa nila. So, ang ginagawa ko nung nag-video-video ako dyan habang naantay yung oras na umalis yung barko kasi minsan mainit din. So, ito naman yung makikita mo pag malapit ng dumaong ang barko sa Balanacan Fort. Yung makikita mo yung bundok ng Marinduque. Ewan ko anong bundok yan, pero itong ganyan kaganda yung makikita mo. Pagkaganyan, ibig sabihin, malapit na sa pantalan ng Balanacan. Ako lang ba yung pag nakita kong malapit na pagkalipas ng mga maliliit na isla ay bumababa na ng barko? Gusto ko kasi pagdating ng pier, nandun na ako sa bunganga ng barko dahil gusto ko mauna ako sa van. Kasi pagpapunta sa amin at naiwan ka ng first trip, mag-aantay ka naman ng matagal. Depende kasi sa dami na. Mauna ako dahil pag ikaw ay pahuli-huli at pahina-hina ang iyong katawan, ikaw ay maiiwanan ng first trip. Kundi pag napapunta ka sa second trip, medyo matatagalan minsan, nag-aantay pa sila ng iba pang mga pasahero. Kaya dapat mabilis.